Gusto mo bang ibalik niya kaagad ang kaniyang dating pag-ibig at aalagaan ka na niya ngayon ng mabuti? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout, sila ni Sis Janice Lorenzo from UAE. Oh, sorry, USA pala. And Chinsin Rose Tebe from Saudi Arabia, Raquel De La Cruz Martinez from Jeddah, Saudi Arabia, Elvira Samson Tripoli from Hail, Saudi Arabia, Honey Love from Kuwait, Amy Lopangi from Egypt, and last, Joel Kaisip. Hello po sa inyo, at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano agad-agad na manumbalik ang kaniyang pag-ibig sa iyo, at sa kaniyang pagbalik ay aalagaan ka na niya or aalagaan na niya ang inyong relasyon. So ngayon, pwede itong gawin sa babae to babae in lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At ayun, hindi ito pwede sa halimbawa ay pangalawa ka lang. Pwede ito sa pangalawa ka, ngunit hiwalay na sila nung una. Yung tipong, yung wala na talaga na ikaw na lang, or yung wala na talaga silang ano sa isa't isa. So, wag natin itong gawin kung meron pa sila or nagsasama pa sila. Kailangan ay totoong wala na talaga sila. And syempre, minsan hindi natin maiwasan dahil meron talagang mapagpanggap na sinasabi dahil gusto nila or gusto kanila. Tapos, ayun, ang paraan nila ay sabihin nila na wala na sila ng dati, hiwalay na, pero ang totoo ay, ayan, meron pa. So, marami ngayon. So, hindi natin masisisi yung iba dahil, ayan, naniwala din naman sa sinabi. Kaya naman ay, ayun, nagiging third party. Pero hindi naman lahat na ganun. Meron minsan talaga na kahit alam nila na may asawa talaga at hindi naghiwalay is nagipagrelasyon dahil mahal nga nila din. Ayun. Minsan kasi tayo mga tao ay makasalanan talaga tayo. Kaya, ayun, kung alam naman natin na mali, dapat ay hindi na natin ipagpatuloy. Pero yung iba kasi ay hindi natin masisisi, lalo na't mahal na nila ang isang tao. Pero ito ngayon ay hope na hindi ninyo gawin ito sa may mga pamilya na pwede, again, pwede, basta hiwalay na sila ng kaniyang asawa. Yung totoong hiwalay na talaga, yung hindi na talaga nagsasama. Baka sinabing hiwalay dahil yung isa ay nasa abroad, tapos yung isa ay nasa Pinas. Mahirap yun, huwag natin gawin yun. Kaya naman ay may ituturo ako sa inyo, lalong-lalo na yung nagkakalabuan na or naghihiwalay na, and ayun, ang lalamig na sa isa't isa. Ito ang aking ituturo sa inyo upang manumbalik yung dating pagmamahal at alagaan na ang inyong relasyon. Ang kailangan lamang natin dito is kailangan lamang natin ito, kandilang puti. So, kandilang puti kahit ito ay gamit na. Kandilang puti, karayom, pin, pandrible, pako, kung ano ang meron ka sa apat na binanggit ko. Yon ang kailangan mo. Huwag kang gumamit ng lapis, ballpen. Kailangan yung matutulis na bagay.
yun ang gamitin mo. And kailangan din natin dito syempre panindi at kailangan din natin ng asukal. Pwedeng brown, pwedeng white sugar ang ating gamitin. Wala pong problema. Kung ano ang meron ka, yun ang gamitin mo. So, ganito ang ating gagawin. Sa kandila, gamitin mo yung iyong pako or di kaya pin, pandrible or karayom. Yun ang gamitin ninyo. And ayun, pili lang kayo sa apat na nabanggit ko kung ano ang meron kayo. Isulat ninyo yung pangalan at apelyido ni target dito sa kandila. So, pangalan niya, apelyido, galing dito sa pinagsindihan, galing dito pababa yung pangalan niya, naiukit mo. Ngayon, kapag naiukit mo itong lahat, bigyan mo ito ng energy. So, bigyan mo ito ng energy gamit ang iyong kamay. Bigyan mo siya ng energy and habang binigyan mo siya ng energy, sasambitin mo palagi yung pangalan at apelyido ni target ng paulit-ulit. So, sasambitin mo lang habang binigyan mo ito ng energy. Ngayon, kapag sapat na ang pagbigay mo ng energy nito, sindihan mo ang kandila. Sindihan mo at kapag ito ay umilaw na, halimbawa itong kandila na ito ay nilagay mo na sa iyong pinaglalagyan. Halimbawa ay nilagay mo ito sa isang mangkok or di kaya plato. So, ilagay mo siya and habang nakasindi ito, kunin mo yung asukal. Kunin mo yung asukal and ito ay nakatayo sa paligid ng kandila, sa paligid dito ng kandila. Paikutan mo ito ng asukal. Dapat yung pagpaikot mo ng asukal hindi putol-putol. Dapat ay nagkadugtong lahat. Yung tipong iraround mo siya. Halimbawa ito ay nakatayo, nakaround yung asukal dito. Habang nakatayo, nakaround siya sa paligid ng kandila. And then habang nakasindi ito, hilingin mo dito, isipin mo talaga nang galing sa inyong puso ang inyong mga kahilingan. Titigan mo ng husto ang apoy ng kandila, titigan mo ng husto at humiling ka. Hilingin mo dito pangalan, apelyido. Tigan mo siya ng galing talaga sa inyong puso and yung isipan ninyo, pagganahin nyo talaga yung isip ninyo. Pagganahin ninyo, visualize at ayun, hilingin nyo dito na sa pamamagitan ng kandilang ito sa asukal, ikaw ay agad-agad na bumalik or ikaw ay agad-agad na manumbalik yung pagmamahal mo sa akin at aalagaan mo na ang ating relasyon. At aalagaan mo na rin ako. So, hilingin ninyo ng taos puso at wala kayong galit sa taong inyong gagawan. So, ngayon, itong kandila ay kapag sa tingin ninyo ay yung pinagsulatan ninyo ng pangalan ay natunaw na, mas maganda na huwag ninyong yung maikli lang na hanggang gitna or dito lamang, maliliit lang na pagkasulat. Ang importante, maisulat yung pangalan niya at apelyido. At sa tingin ninyo na ang kandila na ubos na or na nalusaw na yung pinagsulatan ninyo ng pangalan niya, pwede ninyong patayin na ang kandila at itago ninyo ito kung saan ninyo pwedeng itago. At kung maaari, kung meron kang pulang tela na pwede mong pagbalutan ito, ibalot mo ang kandila at yung asukal, i-flush mo na doon sa CR or di kaya itapon mo doon sa may lababo. So, ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. At pwede ngayon,
Ngayon ay nag-umpisa na ang ating new moon. So, tuloy-tuloy na yan. May buwan na yan na lalabas hanggang full moon. Pwede na kayo gumawa ng mga ritual kahit anong araw dahil may buwan na. So, ayun. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.